Hello po sa inyong lahat. Welcome all. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Eunice Rdd, and I am a 23 years old teacher vlogger from Zambaleñas. Okay, so before I start this video po, dahil ang purpose ko ay i-showcase po sa inyo yung mga artworks na gawa ni Krisha Dullas, ay gusto ko pong magpasalamat po sa inyo, sa lahat po ng nanood ng vlog ko about hashtag support small business. Fondant cake made by my Richelle Ibarreta. So, since I've uploaded that vlog, meron pong mga nag-chat sa akin, nagtanong po sa akin about po sa cake po na ginagawa niya, yung lasa, yung price, ganun. So, I hope talaga na kahit sa pinakamalita paraan nakatulong po tayo. Kaya maraming salamat po at patuloy po nating suportahan po yung business niya at yung iba pa pong mga young entrepreneur na katulad niya nowadays na talagang nagsisikap po na nagsusumikap, hindi lang matupad yung pangarap nila, but of course magpatuloy sa kanilang mga ginagawa na hindi nagiging burden sa kanilang mga magulang. And pangalawa po ay nagpapasalamat ako for those who have watched my recent vlog. Yun pong vlog ko na about sa birthday greetings. Yung binasa ko po yung mga greetings po ninyo sa akin during my birthday last August 4, nalimutan yung birthday. Pero yun, nagpapasalamat ako. Kasama ko po dun yung kapatid ko. So if you haven't watched that vlog, kindly watch it. And may in-announce po ako dun na giveaway. Ito nga po, magbibigay po tayo ng dalawa lang naman po as of now. Ito pa lang yung meron akong pag-giveaway. Dalawa 100% Jesus baseball cup. Ito po. So, yan. Dalawa po. Meron po ako dito. And sinabi ko po doon na itatype ko po yung mga names na mga nabasa ko pong nag-greet sa akin. Sorry po sa mga hindi ko na-type. Sorry sa mga hindi ko nabasa. Pero yan, itatype po natin. And then, ipapakita ko po yung video ng pag-upit ko. Ano ko na lang po, i-compress ko na lang po para hindi po masyadong matagal. Para po makita po ninyo na with all fairness po tayo sa ating mga kasama po nag-greet din sa akin. Pero yun lang po, maliit na bagay yun. Pero maraming salamat po sa inyong lahat. So let's go back to the main topic of this vlog, and that is to showcase the artworks of Krisha Dullas. Una sa lahat, hindi ko pa po siya nakikita personally, ay nagpagawa na po sa kanya ng arts na pinost niya sa Facebook. Ayan po. Nagpagawa na ako kasi na-appreciate ko yun kasi nga, I'm a frustrated calligraphist. Tinatry ko na siya many times. I've tried. Pero hindi ko pa rin nagagawa ng, alam niyo yun, iba pa rin yung kamay talaga ng artist. At iba yung trying hard. Pero don't do so. Kasi kung gusto niyo naman, diba, kahit hindi kayo magaling, lahat nagagawa yun sa practice. And ako lang talaga, nagkataon talaga na hindi ko gustong ituon lahat ng time ko doon. Kasi may mga gusto rin naman akong gawin bukod doon. So, hindi siya yung main focus ko. So, ayun. Nung nakilala ko na si Krisha Dullas, sinerge ko yung Facebook niya. Doon ko napagtanto na pinsan pala siya ng one of my closest friend na si Morris Dullas. And si Morris kasi, isa siyang teacher. Magaling din siya sa arts. So, hindi na ako nagtaka. Magagaling pala talaga yung mga Dullas sa pagdating sa arts. So, yun. Nagpagawa ko sa kanya at doon na nag-start na nakilala ko siya. Hanggang sa pinost ko po yung iba niyang mga gawa sa Facebook. Tapos, marami pong mga nag-share and maraming mga nagtanong sa kanya and sa akin din po. Pero, sinasabi niya po na nagpapasalamat nga daw siya dahil opportunity yon, and yung parang ginawa natin sa kanya, yung pag-post ng ginawa niya para marami pang magpagawa sa kanya. Pero, sa kaka-thank you niya, parang tayo nga, ako nga yung dapat mag-thank you kasi pinapakita niya yung talent niya. At yung talent niya po, alam niyo, napansin ko po sa kanya na parang, alam niyo yun, parang pinapamigay niya lang yung gawa niya. I-explain ko po sa inyo mamaya kung bakit. Pero, ayan po. Tatlong bagay po why I admire Krisha Dullas talent. Una po sa lahat, nag-practice siya, in-enhance niya yung talent niya. Kasi, nung unang panahon, alam niyo po, nung elementary tayo, kung ka-age ko lang kayo, hindi naman po uso yung calligraphy, di ba? Yung uso po dati, yung may mga, letter talaga na, alam niyo, napaka-perfect tignan.
di ba? Nagtatawag lang tayo kasi wala naman dating paggawa ng tarpaulin, wala namang printer dati. So, ayun. Ganon tayo dati, pero ngayon lang, lately lang din nauso tong calligraphy na to. Tapos marami nang naka-adapt kung paano gumawa ng calligraphy. So, in-enhance niya yun, ibig sabihin, hindi agad-agad alam mo na yung calligraphy. Nag-spend siya ng time. Many times siguro, syempre, na nagkamali siya bago niya makuha yung tamang lettering. Diba? Tamang stroke, I mean. So, that's the right term. Tapos, pangalawa, aside sa ine-enhance niya, pinagkakakitaan niya yung talent niya. Hindi siya katulad ng ibang mga bata na alam nilang magaling sila, pero hingi ng hingi kay nanay, kay tatay ng mga gusto nilang ipabili. Pero ako, I admire her for that kasi gumawa siya ng paraan para yung talent niya hindi lang ma-enhance, kundi mapagkakitaan niya. Ngayon, syempre, kung may gusto siyang ipabili sa magulang niya, syempre, medyo limit na yung paghingi. Kasi naman, alam natin na hindi naman ganun din kalakihan pa yung kinikita niya dito sa calligraphy. Pero at least, kumikita siya. Pero yun, nababawasan. At kung may gusto siyang ipabili, hindi niya nagagawin yung pag-iipon niya na yan kasi kaya niya namang mag-ipon, di ba? So, that's the second reason why I admire her. And then, the third one is that, alam nyo, papakita ko po sa inyo yung pinagawa ko sa kanya last week na kaya hindi ko to ma-vlog-vlog pa kasi meron nga akong pinagawa and gusto kong ma-unwrap sa harapan ninyo o dito sa video na ito mismo. Pangatlong reason kung bakit ako natutuwa sa kanya, alam nyo po ito. Ito pong pinagawa ko sa kanya, pang-apat na pagawa ko sa kanya. Yan po. Medyo natupi lang siya kasi pinagpatungan ko po siya ng ibang mga gamit tapos plastic po siya kaya medyo ayun natupi siya. Pero napaka-presentable po nito nung kinuha ko sa kanya. Alam kong mapapansin ninyo, maganda ba? Diba? Hindi lang yun. Talagang pinag-effortan niya pa yung balot na alam niya namang pupunitin din natin, masisira din natin, eventually itatapon din natin, diba? Pero tignan niyo naman po, gumawa po siya ng painting dyan sa harap na yan, dito sa harap, para maging presentable po. Ang tawag dito, hindi lang para kumita, hindi lang para mag-advertise. Ang tawag po dito, passion. Di po ba? Those are the things that I like about Krisha. Okay, i-share ko naman po sa inyo yung mga actual po na mga calligraphies na gawa niya. Ito po yung tatlong unang pinagawa ko sa kanya. Una, ito po ang Matthew chapter 19 verse 26. All things are possible with God. Ito po. Yan. Maganda po yung painting and the calligraphy kung makikita niyo po. Ayan, di ba? And then, pangalawa naman po ay yung Romans chapter 8, verse 37. In all things, we're more than conquerors through Him who loved us. We all know that perfect love casts out all fear. Kaya, kung marami man tayong mga weaknesses, di ba? Kung meron tayong Lord at alam natin na mahal tayo ng Panginoong Diyos, we can say that we are conqueror. Kasi kayang-kaya natin pagtagumpayan lahat ng mga bagay, even the hardest things o yung mga kinatatakutan pa nating bagay. So, ito po. Yung second. Ayan. And the last one, first batch po ng pinagawa ko sa kanya, my favorite verse of all, Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, make your light shine before others so that they may see the good that you do and will always praise your Father in heaven. Ito po yung design. Ayan. Kapag magpapagawa po tayo sa kanya, kung meron po tayong mga bet or mga pegs po na mga designs, pwede nating sabihin sa kanya kasi tayo yung customer. Pero kung wala naman po tayong ka-idea, pwedeng bahala na siya. Kaya niya na yun. Sabihin lang natin anong color, mga ganun po. And ano yung content. Isa pang nagustuhan ko kasi gumagawa kasi siya, declaring Jesus eh, napakaganda po eh. Diba? Eh, mahilig pa naman po ako. Alam niyo po, yung mga bata, yung mga estudyante ko po, pang third school year ko na po ngayon as a public teacher. Pag may mga nagbibigay po ng mga gifts, like, bukod sa pagkain, bukod sa natutuwa ka sa pagkain. Pero, pinaka natutuwa po ako sa lahat, hindi po sa bagay, yung mga letters po. Alam niyo po yung mga ginagawa nila. Tinatago ko po yung lahat. As in, ang dami po nila sa drawer ko dun sa school. Nakatago po lahat yun. Siguro, sana, no?
tumagal pa yan hanggang sa mag-retire na ako sa pagtuturo. Gusto ko mabasa lahat ng yun kahit na obviously ang mga sinasabi lang din naman ng mga bata pare-parehas. Sorry teacher, kasi pasaway kami. Maraming salamat. Yung mga ganun ba? Pero going back, ayun, doon mas na-appreciate ko yung mga gifts na ganun. Alam niyo yung handmade. Yung talagang pinaghirapan kaysa sa binili. Although pag binili mo, syempre pinagsikapan mo rin naman yung pera. Pero mas na-appreciate ko po talaga yung mga arts. Promise. So ito po. And then, okay, bago ko pa pala makalimutan, alam niyo po kung bakit sinabi ko kanina na parang pinamigay niya lang yung talent niya. Kasi po, isipin niyo po sa isang ganito. Ayan, parang kasing lakba ng mukha ko itong frame na to. Ayan. So, sa lahat po ng mga ganitong sizes po ay 140 pesos lang po ito. At yung 140 pesos niyo, di ba, ang ganda na nung napuntahan. Di ba? Ang ganda na nang na-invest natin, na pag-investan natin na 140 pesos. Isipin na lang po ninyo. Sa paggawa niya po, meron po siyang ginagamit na watercolors. Binibili niya rin 'yon. May ginagamit siyang calligraphy pen, pero pwede rin naman yung brush for watercolor, pero mas detailed po kasi mas maganda kung gagamit po siya ng mga pens. So mas mahal po 'yon. Tapos bumibili pa po siya ng frame. Isipin na lang po ninyo, 140 pesos, magkano ko lang kaya yung napupunta sa kanya. Kaya ko nasabi na tayo mga nagpapagawa, tayo pa yung dapat mag-thank you sa kanila. Kasi nga, hindi lang nila sinashowcase yung talent nila, tayo din yung nakikinabang, diba? Ang ganda kaya sa paningin, nakaka-relax kapag nakakita tayo ng mga arts, diba? Especially kapag stress tayo, tapos ganito pa yung makikita natin. And then, pangalawa naman po, medyo nag-upgrade na siya. Meron na rin siyang mga big frames. Tapos ito, first time kong nakita to kasi pinagawa to nung pinsan niya ng si Maurice, niregalo sa akin nung birthday ko. So ito po, She's Nothing Without Jesus. Ayan. Ang laki naman po nito, hindi ko po alam kung ano yung exact, pero ang masasabi ko po kasing laki po siya ng short bond paper, letter size or A4 bond paper, ayun po. Kasi laki po siya nito. So, ito po ay for 200 pesos only. Hindi na po masama eh. Ang mura lang. Tapos, ang ganda pa po. Bukod pa doon, ia-unwrap ko nga sa inyo. Last week ko to pinagawa. Nag-antay talaga ako ng time para makagawa ng video na to kasi gusto kong i-unwrap talaga sa harapan ninyo. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung mga iba pang nagpagawa sa kanya. Pero i-share ko lang, nung pinost ko po yung mga ginawa niya with, syempre, words of, yung mga caption ko with encouragement na let us support them. Tapos, parang advertisement na nga natin. Ayun, may ka-churchmate pa ko si Madam Ruby. May ka-co-teacher po siya. Hindi ko po nakikita pa personally, pero nag-chat po sa akin. And then, nagpagawa siya kay Krisha. Yun naman ay pinangregalo niya. So, ito po, perfect po to, pang-gift din natin. Ayan. Tapos, meron din po akong ka-church na recently lang din kasabay ko nagpagawa nito. Nagpagawa din po siya. And then, ang pinagawa niya naman yung life verse din niya, yung favorite verse niya, katulad din nung isang nagpagawa. Parehas lang din sila, no? Yung Jeremiah 29:11. For the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, brief, let us be reminded na kung yung mga paraan po natin ay parang hindi siya nakakatulong para maabot natin yung mga pangarap po natin sa buhay o yung mga desires po natin, natandaan po natin, God's way, God's plan is always perfect. And His thought is always higher than us. Kaya wag po tayong mangangamba sa kinabukasan kasi may plano na po ang Lord para sa atin. So kung mag-fail man tayo, wag po tayong mag-aalala kasi ang perfect will po ng Lord sa atin ay hindi nga po tayo mapahamak po. So, kung nakakaranas man po tayo ng mga failures, discouragements, hindi yun yung plano ng Lord. Yun po ang tatandaan natin. Yun yung nakalagay sa Jeremiah 29:11. So, it's very important na meron tayong alam na promises ng Lord. And then, ito na, ang dami kong salita, pero ito po, ia-unwrap ko na po siya sa harapan. Ito po yung pinagaya ko. Ayan, kasi
uso naman na po ngayon yung digital arts, digital illustration ba tawag doon? Tama, illustration. Kasi yung picture mo, hinagaya nila eh. Sa pamamagitan nga lang ng computer. So, ayun, digital arts ginagawa nila. Like, wala lang mukha. Pero yung shape, yung background, yung damit natin, ganun ginagaya nila. Ito naman, pinagawa ko kay Krisha. Kasi mahal po pag magpapagawa tayo sa mga magagaling sa computer, mahal po more or less mga 400, 300 pesos. Pero sa kanyang good frame na actual, makikita mo pa, diba? Ito po. Ganito po yung... Sorry, Krisha, ha? Masisira na tong ano, tong pinaghirapan mong ano. And as usual, my favorite color, blue. Ayan. Tapos nagpalagay ako sa kanya ng teacher vlogger para palagi akong sipaging mag-vlog. O palagi kong maalala yung purpose ko kung bakit ako nag-vlog. Ayan. So, ito po. Tanggalin ko lang yung plastic niya. Yan. Ma-appreciate mo talaga. Lalo kapag, di ba, picture mo yung nakikita mo. Ayan. Ito po. Teacher vlogger. Ayan. Ito yung background. Ayan. Ang cute, ha? Ang ganda ko dito, Krisha. Ang kinis ko. At yung iba pa po mga nagpagawa sa kanya, yung mga uso pong mga playlist, tapos may picture naman ninyo, di ba? Ayan po. Swipe lang natin. Po, at dahil marami na nga po yung nagpapagawa sa kanya, gusto lang po namin magpasalamat in behalf of Krisha Dullas. Hindi ko siya kasama sa vlog na to. Pero maraming maraming salamat po sa nagpagawa po sa kanya ng 50 pieces na ganito po as his or her souvenir sa kanya pong party. Kung ano man celebration na yan. Basta 50 pieces yung pinagawa niya pong ganito. So maraming salamat sa tiwala sa kayang gawin ni Krisha. And huwag po tayong mag-hesitate na magpagawa sa kanya at supportahan yung mga katulad po niya. At kung meron pa pong mga iba pang mga artist dyan, pwede po ninyo akong i-chat kung ano po yung mga pinagkakakitaan nyo. For free po ito. Hindi po ako nagpapabayad po sa mga ginagawa ko po kasi nag-a-avail lang din naman ako and sariling decision ko po na i-showcase po at ipakita po sa inyo yung mga kaya po nilang gawin. Without compensation po ito, this is part of sharing or extending Jesus' kindness to all of us. So, pinapractice lang po natin to. Kung gusto nyo pong magpagawa, wag na po kayong mag-hesitate. At kung in case man po na hindi nyo po siya makontakt o hindi po siya nagre-reply, hindi niya po makita yung mga message request nyo, pwede pong sa akin din po kayo magtanong. So, kung gusto nyo pong magpagawa and malayo man kayo, for example, kakilala ko kayo sa Olongapo or sa Subic, meron kayong gustong ipagawa sa kanya, I suggest po na maghanap po kayo ng mga iba pang gusto magpagawa din. Na mga personalized arts po. Para po, minsan ang shipping fee na lang po. So, that's only for my suggestion. By the way, yung nakikita nyo po sa likod ko, hindi po yan mga decorations na ano lang, na pang ano lang, pang anong tawag dito? Pang flex na marami tayong Victoria's Secret. I am selling Victoria's Secret po. Perfumes and lotion. So, these are all US testers, high quality testers. And with barcodes po itong mga to. Kung gusto niyo po makita, ayan. With barcodes. Ayan. So, wala pong masamang mag-try po kung gusto po ninyo mag-avail sa akin o kung gusto niyo maging reseller. I-chat niyo lang po ako sa aking Facebook account, Eunice Rdd. That's it for this vlog. If you appreciate this vlog, you can share this, you can like this. Pero it's okay if you will not like this video, if you will not share this video. Basta po, ang pinakapakiusap ko lang po sa inyo ay sana po, huwag po natin kakalimutang sabihin to sa mga kakilala natin, sa friends po natin, sa family po natin, in case man na magtanong sila sa atin, ano ba yung magandang iregalo sa mga special someones nila? O kung nahihirapan nga silang mag-decide ano ba yung iregalo, especially ngayon po, dahil mahirap na po ngayon na mag-shopping, mahirap na ngayon mabas-labas, dahil sa pandemic natin, makakatulong po ito kasi
minsan kitaan lang natin, diba, pag kinuha natin kay Krisha. So, pwede po tayong magpagawa sa kanya at a very affordable price. Napakaganda pa po na at masusunod pa yung gusto natin, diba, na design. So, yun lang po. That's it for this vlog. Thank you so much. At sa susunod po, i-share ko na sa inyo yung kung sino po yung winner po sa ating dalawang pag-giveaway. Maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, I'm Eunice Rdd and I'm a teacher vlogger saying always give your best in everything you do so that your light will shine. God's abundance be upon you all. Till my next vlog.